19 ng Pebrero, Martes, sa 6 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at isa lang ang dala nila sa bangka. At pinagsabihan sila ni Jesus, "Mag-ingat at huwag magtiwala sa lebadura ng mga Pariseo at sa lebadura ni Herodes." At sinabi ng mga alagad sa isa't isa, "O nga ano, wala tayong dalang tinapay." Alam ni Jesus ang mga ito kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo pinag-uusapan ang tinapay na wala sa inyo? Hindi pa ba ninyo maisip at maunawaan? Mapurol ba ang inyong pag-iisip? May mata kayong di nakakakita at may tengang di nakakarinig? Hindi na ba ninyo naaalala nang pinira-piraso ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang basket na puno ang mga pira-piraso ang inyong naipon?" At sumagot sila, 12. "At nang may 7 tinapay para sa 4,000, at nang may 7 tinapay para sa 4,000, ilang bayong na puno ng mga pira-piraso ang inyong naipon?" At sumagot sila, 7. At sinabi ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, hindi pa ba ninyo maisip at maunawaan? Mapurol ba ang inyong pag-iisip? Sa biglang dinig, parang napakasakit naman yata ng pananalita ni Jesus patungkol sa kanyang mga alagad. Pero kung aalalahanin natin ang mga pangyayari bago nasabi ni Jesus ito, mauunawaan natin kung bakit parang masamang-masama ang loob ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kamakailan lamang ay maraming himala silang nasaksihang ginawa ni Jesus. Nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng masasamang espiritu, bumuhay ng patay at 2 beses na nagparami ng tinapay para sa 1,000,000 tao. Sa pagkakataong ito, inaasahan ni Jesus na alam na ng mga alagad kung sino talaga siya, ang anak ng Diyos at ang ipinangakong tagapagligtas. Sa kasamaang palad, mababaw pa rin ang pagkakilala nila kay Jesus. Hanggang sa puntong ito, sumasama sila kay Jesus dahil pa rin sa mga material na bagay na inaasahan nilang ibibigay niya sa kanila. Mabuti na lang, maunawain ang Panginoon sa kanila. Higit sa lahat, tapat si Jesus sa kanila. Sa kabila ng kanilang mga kahinaan, hindi niya sila iiwan hanggang sa huli, hanggang sa ganap silang matuto. Pagsasagawa, masasabi mo bang mas kilala mo na si Jesus kaysa sa pagkakilala ng mga alagad niya sa kanya noong una? Sino ba si Jesus para sa iyo? Anong mga inaasahan mo sa kanya?